Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, No The Action Man. Una sa lahat, may grabe shoutout po sa lahat na mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-camping, no? I-share ko lang po ito sa inyo mga ka-action. Ito po si Badong A versus DJ Chacha. Ayan ho ang ating bida sa programa natin ngayong araw. Ayan po si DJ Chacha at saka si Lolo Badong. Okay. Ano po ba talaga ito? Ano po ba magiging papel nito ni DJ Chacha at ni Badong Arateles? Ito nga po, may napanood po ako na video dito kay Badong Arateles. Hindi ko na lang ho ipaparinig sa inyo ang kanyang audio o kung kanyang video gawa po nasa sobrang haba. So, doon kasi nanggagalaiti po siya sa naging cut card ni DJ Chacha nga po, no? So ito ho, oh, basahin po natin ang naging caption sa kanyang video. Ayan ho, pinakinggan ko po talaga yan, oh. Ayan. So basahin po natin ang naging caption sa kanyang video, ha? DJ Chacha, siniraan ang kadiwa. Accomplishment sa Suna, inaangkin ng kampo ni Bam Aquino. Okay. So, wag natin itapik yan si Ma'am Aquino, no? Kasi wala naman po ako, ano, hindi ko po naanuhan yan kung ano bang kinukumpling dyan ni Badong Arateles about sa kay Ma'am Aquino, no? So, ito ho, dito po tayo kay DJ Chacha na po, no? Kasi siniraan daw ang kadiwa, no? Ano ba kasing ginawa nito ni DJ Chacha? Kasi ba't kasi nanggalaiti ito si Lolo Badong? Oh, talagang nanggigigil si Lolo Badong. Oh, ito, basahin po natin kasi ang naging quote card nito, naging post ni DJ Chacha, mga kaksyon, no? Yan. Ito ho. Yan po ang naging ano ni DJ Chacha. Okay, basahin po natin ha. Para malinaw. Ayan. Sa Kadiwa Store, mababa ang presyo ng bigas, pero wala pa ring 20 pesos per kilo. Kaya naman pala DJ Chacha, tinihinanap mo pa talaga yung 20 pesos. Kaya pala nanggagalain dito si Badong Arateles eh. DJ Chacha naman, wag mo nang hanapin yung DJ kasi kailanman hindi na po yun matutupad. Kahit matapos pa ang termino yan ni Mr. President Bongbong Marcos, yung 20 peso na bigas na yan, hindi hong matutupad yan. Oo, kaya pala ng galaete, hinanap din pala ni DJ Chacha. Pumunta ka din ba ng kadiwa, Madam DJ Chacha, para bumili ng 20 pero, kilo na bigas? Madam DJ Chacha, oh, sige, ituloy ho natin ang pagbasa. Ang mga bilihin sa kadiwa ay subsidy. Oh, totoo naman po talaga yan. Subsidy, oh. Ayan. Meaning, ginagastusan ng gobyerno para maibaba ang presyo ng bilihin. Ayan. Gastos ng gobyerno na galing din naman sa ating mga nagbabayad ng buwis. Sa ending, bumili tayo ng mababa sa kadiwa galing din sa pira natin. Ikot-ikot lang, mga be. Excuse. Mano din pala to si DJ Chacha, no? Ikot-ikot lang daw mga bisyo. Totoo na. Totoo naman po talaga ang sinabi ni ano ni DJ Chacha. Yung pera na 'yan na ginagastos sa na naging puhunan ng kadiwa is galing naman po pala galing naman talaga 'yan sa atin, no? Kasi buwis po ng bayan 'yan. Oo. Ang kaso nga lang ho, para sa kay Badong Arateles is paninira na daw din po yun sa kadiwa. Yun yung mga ano nila, yun yung mga ayaw nilang matanggap na talagang totoo naman po talaga Badong. Oo, na subsidy po talaga yan at galing po talaga ang pondo niyan sa atin. O sus, ikaw naman Badong kasi binigyan mo agad ng kahulugan na sinabi mo agad siniraan ang kadiwa. Eh, totoo naman po talaga ang naging pahayag ni DJ Chacha. Alin ba ang ano doon, alin ba yung siniraan doon? Oo. So, na-topic po natin ito nga po, ang mga kadiwa store ni Mr. President Bongbong Marcos sa ating mga upload, no? So, ito kasi, hindi kasi nararamdaman ng mga tao, ng maraming Pilipino, ang nasabing kadiwa store. Alam niyo kung bakit? Kasi,
ito hindi po ito nakaano eh, hindi po ito nakalagay sa mga palengke. Oo. Nakalagay lang po ito sa mga lugar na kung saan nila inililagay, lalong-lalo na po sa mga lungsod, no, sa mga lungsod na lugar, sa mga ano. Tapos kaya nga po talagang marami ang umaaray na ho sa mga mamahaling bilihin nga po na patuloy na tumataas po. Dahil nga po sinabi nga po ni kung naano niyo po to na talagang napatunayan po daw natin na napababa po daw ang mga presyo ng mga produkto, sabi ni Mr. President doon sa Suna, no? Pero napak-check po siya ni Ed Lingaw. Alam niyo po kasi para siguro maramdaman ng mga tao na talagang may murang bilihin na bigas dyan sa Kadiwa. Although totoo po talaga na may 25 per kilo nga ho na bigas. Pero dapat sana mas para mas maramdaman ng maraming Pilipino ang sinasabing Kadiwa store na yan. Ilagay nyo po sa palengke, ilipat nyo po doon sa palengke. Oo. Para makita ng lahat, maramdaman ng lahat na kahit papano nakakatulong ho ang Kadiwa. At mararamdaman po talaga ng mga Pilipino na kahit papano, na kahit 2 kilo o 3 kilo lang, nakakaranas po sila ng mababang presyo ng bigas. Yun nga yung galing Kadiwa at mga gulay-gulay nga po, no? Oo. Pero kapag inilagay naman po kasi yan mga kaaksyon sa palengke, talagang aalma po ang ating mga iilan ng mga maliliit na negosyante sa palengke, di ba? Tama, mali? Oh. Kasi po, wala na po silang kikitain, hindi na po sila masyado mabibilhan, gawa ng dudumugin po yun, yung Kadiwa store, no? Yun din po ang isa sa mga dahilan na ikakabagsak po at ikakagalit ng mga maliliit natin ng mga kababayan na nagninegosyo dyan sa palengke, no? Kaya siguro ho, ang gagawin na lang po talaga dyan ng ating administrasyon is talagang dagdagan niya pa na dagdagan. Kung pwede pa lang talaga, gawin niya na po talaga bawat barangay mayroong Kadiwa, di ba? Oo, para talaga maramdaman ng maraming Pilipino na talagang may nabibili tayo na 25 per kilo na bigas. Kasi ho, yung Kadiwa na po yan ay iilan lang po dito sa bansa natin, no? At maswerte po ang malapit na mga kababayan natin sa nasabing Kadiwa store, no? Kaya naiintindihan ko din po ito si Badong, no? Naiintindihan ko din po ito kung bakit patuloy po siya nag-syunga-syungahan. Kasi hindi nga po talaga siya marunong mag-balance. Hindi po talaga siya marunong mag-analyze. Kasi kung marunong po siya mag-analyze na nagigits niya yung sinasabi ni DJ Chacha, hindi po siya makapagsabi na siniraan ni DJ Chacha. Eh, katotohanan lang ho ang sinasabi ni DJ Chacha. Oy, di ba? Oo, yun yung mahirap sa atin ng mga diehard talaga sa kanilang iniidolo na kahit tama naman yung sinasabi ng ating mga kababayan, minamali nila, no? Hindi ba pwedeng kayong gumawa ng vlog na i-encourage nyo si Mr. President na sana ganito-ganitong gawin, ganun-ganun-ganun. Siguro, sobrang tuwa namin na kayo mismo nakakapansin ng mga mali ng inyong iniidolo, di ba? Pero kung patuloy po kayo nagsyunga-syungahan na kahit totoo naman ho ang sinasabi ng ating mga kababayan, talagang ano po kayo talaga, hindi nyo po talaga mahal ang bayan, ang bansa nyong sinilangan. Ang mahal nyo lang ang politiko na iniidolo nyo. Yun po yung totoo, no? Totoo po yan, mga ka-action. So, dito na ho, nagtatapos ang ating maikling programa, mga ka-action. Muli, maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.